Word of God. At magandang hapon sa mga sambayan natin, mga pastor. Patuloy po natin sinasarap ang blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa ating po mga webcast viewers, sa ating po mga bisita sa araw nito. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin natin dakilang Diyos. Ang ating pong paksain ngayong hapon na ito, minamahal ko yung pamagatan nating hindi kita ipagpapalit. Maliwanag ko yung minamahal na ating pong nung una na hindi pa ginagamit ang pera, minamahal na kapatid, barter trade na sinasabi nila. Yung tatlong manok mo, papalitan ko ng isang kambing. Ganun po yung minamahal, barter trade. Ngunit minamahal ko sa mag-isa Biblia, minamahal, ito pong salitang ipinagpalit, minamahal ko, o ipagpapalit, ay nagamit ito, minamahal. Kung titignan po natin, minamahal ko sa mga mahalagang bagay, ito itinuon, minamahal. So makita po natin, bilang kapatid, kung ating pong babasahin ang ating pong balalakasulatan dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 25, ang versikulo ay 29 hanggang 34. Tatlong versikulo lang ito, minamahal, o tatlong... Basahin po natin, Genesis 25:29 hanggang 34, praise God. Dito po sa Genesis Kapitulo 25, ang versikulo po ay 29 hanggang 34. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanlalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo, napakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot, kaya't tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng isang tinapay at nilutong lentehas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon, gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Galon, winalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ipinagpalig niya, minamahal ko, sa pagkain, minamahal ang kanya pong birthright, pagkapanganay. Noong unang panahon, minamahal ko, pag ikay panganay, isa tiyak na bagay, ikaw pa magmamana ng trono ng iyong tatay, minamahal. Ikaw magmumuno, minamahal ko, kung wala na yung ama. So ganun, minamahal. Nandahil sa kanyang gutom, minamahal ko, ipinagpalit niya, minamahal ko, kay Jacob, minamahal, yung kanya pong birthright. So makita po natin, minamahal, kung gano'ng kahalaga, minamahal ko yung birthright, sinasabi yung pagkapanganay sa panahong yun, minamahal. Ulitin ko, minamahal, ikaw ang mangunguna sa bayan ng iyong ama. Sa iyo lahat, yung ipamamana, yung kayamanan, sa iyo lahat, maging yung mga hayupan, minamahal. So malaking tungkulin, minamahal. Ngunit, sa gutong, ipinagpalit, minamahal ko, ni Esau kay Jacob, minamahal ko, yung kanyang birthright. So makita po natin, minamahal, ilang tao ngayon, ang ganun, ang ugali, minamahal, ipagpalit ang kaligtasan kesa, sabi nga po, kayamanan sa buong daigdig. Makita po natin, maraming tao ngayon, minamahal. Isasama po natin sa topic niyo mamaya, minamahal ko. Maraming tao ngayon, minamahal, na nabulag ng kaaway ang kanilang kaisipan, minamahal ko, at nanatili sila, minamahal ko, doon sa maling pagsamba sa ating pinakamamalapanon. Ni kailanman hindi po nila binuksan ang banal na kasulatan. Hindi nila alam kung ano ang nakalulugod sa Diyos, minamahal. Ang sabi nga po, sinamba ng tao ang nilalang kaysa lumalang. Yung po nangyari ngayon, minamahal ko. At sabi nga po, ngayon, sinamba ng tao ang ginawang larawan ng kanyang kapwa-tao. Yun ang sinasamba nila, minamahal.
Diyos ko. Ngunit sa atin na binuksan ng ating dakilang Diyos ang ating kaisipan, kilala po natin kung sino ang pinakamamahal na Panginoon. Makapag-amen ba kayo, minamahal? Kilala po natin kung sino ang ating pinaglilingkuran, minamahal. Kaya po, tingnan po natin, minamahal, isang taong mayaman. Papasok na tayo, minamahal ko, doon sa mga ugali na napakaraming tao, minamahal. Sa isang taong mayaman, minamahal ko, na siya po itawagin ang ating dakilang Diyos, ipinagpalit niya, minamahal. Hindi siya naglingkod sa Diyos. Sapagkat tinignan niya, minamahal ko, yung mga bagay dito sa lupa. Yan ang karamihan sa ating kababayan, minamahal. Ang sabi nga po, kung mahirap pa lamang, dadalo sa gawain. Ngunit pag pinagpala na, pag marami na pag-aari, minamahal, sasabihin, sa Linggo na lang ako dadalo, sa Holy Supper na lang, doon ko ibibigay tayo sa offering. Pero maniwala kayo, tuso ang kaaway, minamahal. Darating ang panahon, makakalimutan mo yung pagdalo sa gawain, at darating ang panahon, minamahal ko, na nabihag ka muli ng kaaway. So minamahal, hindi kita ipagpapalit. Nababanggit yan, minamahal ko, ng mga kabinataan. Doon sa kanilang sinisinta. Hindi kita ipagpapalit. E dumating yung blue, mata pulang, pulang kulay brown ng buhok, matangkad. Ipagpapalit na kita. Isipin natin, ito ikaw piyeso, ito dollar. So makita po natin, minamahal ko, kung gano'n ang tao minamahal. Mahalin ang bagay na nasa daigdig. Kung babasahin natin, minamahal ko dito sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 22. Tignan po natin, minamahal, kung paano pinagpalit ng taong mayaman, minamahal ko, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Masahin po natin. Dito po sa Mateo Kapitulo 19, ang versikulo po 16 hanggang 22. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. So makita po natin, minamahal, maliwanag. Tinanggihan ng tao mayaman, minamahal ko, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung nung ako'y baguhan. Ang sabi ng isang Kristiyano, minamahal, Mala Pastor, hindi po ako makakadalo. Bakit? Sabi ng Mala Pastor. Kasi may inaalagaan akong siyam na kalabaw. Baka manakaw po, baka makuha. Ang sabi ng Mala Pastor, ano gusto mo? Yung malutas may problema. O sige, ipag-pray natin na mamatay yung kalabaw. Para wala ka nang babantayan. Ang sabihan ni Mala Pastor, hindi po. Pababantayan ko na lang, dadalo ko sa gawain. Ibig sabihin, mahalagang kaligtasan, minamahal. Mahalaga, yung alok sa atin ng sa mayaman, minamahal ko na tao, sa ng Panginoon Kristo, minamahal ko. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Sino makakasunod nito, minamahal? May mga tao, minamahal ko na nanalangin, Panginoon, pagbalain mo ako. Pagkat pag pinagpala mo ako, bibigyan ako sa gawain. Magbibigay ako. Magiging matapat ako. Nung milyon na kinita, minamahal ko, nawala na yung taong yun. Ba, malaki na ibibigay niya. Malaki na yung touch and offering niya. So, ganun, minamahal. Kaya nga po, ang Kristiyano, pag manalangin, pinakamamahal ang Panginoon, huwag mo nang
yung mahal ko sa buhay. Isipin mo na mahal. Ipinagpalit ng taong mayaman ng 50 million ng banal sa nagawain. Mababili mo ba ang banal na presensya ng ating dakila Diyos di kailanman? Hindi binibigay. Come to me, all the labor and heavy laden, and I will give you rest. Isipin po natin, minamahal. Alam mo, salko nung araw, minamahal ko.
nang edad ako 24, minamahal mo sa unang araw, jin. Ang matino kong buhay, paglasing ako. Pag hindi ako nakainom ng alak, tahimik ako sa isang sulok, minamahal. Ngayon po, baliktad, minamahal. Nung ako'y maging Kristiyano, lumabas yung aking pagiging maligayang tao, minamahal. Sabi nga po, laging nakangiti. Maliba lang, kung pa nasisikatan ng araw, siyempre, sa mga nakakita na nasisikatan ng araw, nakangiti, siyempre, hindi, minamahal ko. Magpayong ka, tsaka kangiti. So, ganun, minamahal. Hindi kita ipagpapalit sa anumang bagay sa daigdig na ito. Kayamanan. Yung pagkakataon, isipin mo naman ko, ulitin ko, di kailanman hindi mo mabibili kahit na sale sa Schumart o sa Mercury Dag, minamahal ko yung presensya na malapang nun. Hindi mo ito mabibili. Hindi mo ito mahihingi. Kahit kanino, ito yung pinagtatarabaho, minamahal. Ito yung sinusumamo sa ating dakilan Diyos. At pag naramdaman mo na ito, sabi mo lang, Panginoon, walang kapalit ang iyong pag-ibig sa akin sabagat inako mo lahat. Naghirap ko na dapat sana'y nasa akin. Isipin po natin, minamahal, matagal lang kasama ng Panginoon Jesus Cristo si Judas. Ipinagpalit ng ating ni Judas, minamahal ko ang Panginoon Jesus Cristo sa 30 pirasong pilak. Isipin po natin yun. Hindi na nakita yung bulag na kaadilat. Hindi niya nakita yung bilay na kalakad. Hindi niya nakita yung kitong inilinis. Nakita niya lahat yun, minamahal. Ngunit minahal niya. 30 pirasong pilak ang sabi niya, sinusuli niya nga doon sa mga nasa alaga na simbahan. Oh, what is that to us? Sabi niya, ipinagbili mo na. Nasa inyo yung pera. So, ganun, minamahal. Sa atin, ang hiningi sa atin natin, dakilan Diyos, yung magkaisa tayo, minahal ko. Darating ang panahon, sabi nga po, magkakaisa tayo ng panampalataya. Kahit tayo nakatira sa mansyon at ako, barong-barong, parehin lang tayo sa tingin ng ating dakilan. Isipin mo, mansyon ang bahay mo, naka-Mercedes-Benz, ako naka-tricycle, isa lang ang tingin sa atin, pantay lang tayo ng atin, sa tingin ng malapang noon. So, ganun po, minamahal. Kaya nga po, walang Kristiyano, minamahal ko na nagmamataas. Walang Kristiyanong naiingit, minamahal. Tandaan niyo po yan, minawalang Kristiyano na higit sabagat kung maigit ka, minamahal ko, gagawa at gagawa ka ng paraan ng pantayan mo yung tao. Ngunit, pag nagung kontento ka sa anumang pinagkaloob sa naman, isipin mo Diyos sa nagbigay sa'yo. 10 piso ka lang, anak. Sa kanya 1,000 kasi gagamitin niyo sa gawain. 10 piso ka lang. Yun lang sa'yo. Isipin po natin, alam ba bagit ang Kristiyano? Malit. Malit po, malapang. Hindi po. Thank you, Lord. Maraming salamat sapagat alam mo, alam na Diyos ang kailangan mo, minamahal na kapatid. Alam na pinakamamahal ng Panginoon kung hanggang saan ka. Kaya sabi nga po, kung ano man, kung saan ko ba pinagpala ng balang Panginoon, hayaan mo yun. E balik ko, sabi nga po, minamahal na malis ako servisyo. Wala, hindi ako nagpensyon. Wala akong pensyon. Ngayon lang, tatanggapin ko yung adult pension ko. May utang sa akin ng gobyerno. Pero hindi, sabi ko malang Panginoon, pag ibinigay sa akin yun, hati tayo. Hindi nga, minamahal. Hindi nga ako payag doon sa ati. Ibibigay ko pa yung 50% doon sa akin. Kunti lang. Kasi dead man yun. Sabi ko, halik, ano yung pagpabalit ko sa 34 years na inalagaan ako ng pinakamamahal ng Panginoon? Nawala, hindi ako nagkaroon ng grabing sakit, minamahal. Maraming sumakit ang ulo ko, nirayuma ako, sumakit ang dyan ko, konti lang. Pero all in all, minamahal, hindi tayo na x-ray, hindi tayo na swerohan. Wala, minamahal, ibig sabihin, for 34 years, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalusog ka ng ating dakilan Diyos. Hindi ba masasabi mo, wala Panginoon, hindi ko ipagpapalit ang iyong pag-ibig? Bakit? Minamahal ng mga tao ngayon, kahit namahal sa buhay, kahit nalabas mo, kahit nakapatid mo, pwede kang tisurin. Pwede ka pandayain. Ngunit ang Diyos, di kailanman ang kanyang pangako nananatili. Kaya sa minamahal, anong biyay ang tatanggapin mo kung naglingkod ka sa mala Panginoon? Anong biyay ang nakalaan sa iyo na manggagaling sa Diyos? Tatapon natin, minamahal, kasi ang hinahanap ng tao, yung magkaroon. Tanungin niyo ako, siyempre, ako man din. Kaya lang hindi doon nakatuon ang aking isipan.
Ang isipan ko yung paglingkuran ng Diyos sapagkat alam ko ang Diyos ni kailanman for 34 years hindi siya nagkulang sa akin. Hindi ako pinabayaan at pinakamamahal ang Panginoon. Hindi ko mas sinabi, minamahal ko na ako yung mayaman, minamahal. Ulitin ko yung kwento, minamahal ko. 48 beses akong pinabiyahin ng ating dakilang Diyos. Sakay eroplano. Mas marami nga dito sa local, 11 lang. Sa ibang bansa, 48. Sa pangunat at panalangin ng ating minamahal, ginagal na pastor. Ano ang naging puhunan, minamahal? Trust. Tiwala. Kung nakita mo ako na medyas ko, kulay itim, susunod na araw, itim pa rin. Ibig sabihin, ni kailanman, hindi ako nagpalit. Yun pa rin ang ugali ko. Bakit, minamahal? Alam ko nga Diyos, mapagbiyaya. Alam ko, Diyos, mapagkalinga. Ano man natapos ko, minamahal? Ang sabi nga po, hindi ko natapos yung kurso ko. Tinapos ako ng gobyerno. Ngunit hindi ako nagtatampo sa kanila. Naawa ako sa kanila. Bakit, minamahal? Sila ipagpapatuloy nila yung maling ginagawa kahit sabi natin nagbago na. Patuloy pa rin yung minamahal ko pa under the table. Ngunit sa isang Kristiyano tinawag nag-atid na kilang Diyos, babaguhin kang lubusan ng ating pinakamamalapanon. Malalaman mo at makikita mo sa iyong buhay, minamahal, kung gaano ka inibig ng ating dakilang Diyos. Huling versikulo, minamahal ko. Mateo 19:27-30. Praise God. Maganda po yung mga awit, minamahal ko. Dito po sa Mateo Kapitulo 19, ang versikulo po ay 27-30. Nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Datapwat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Yun ang pinakamahalaga, minamahal ko. Yung magmamana ng walang hanggang buhay. Yun pong isipin po natin. Ang sabi nga po sa Colossians 3:2, tignan natin yung sa langit. Yung nasa lupa, kung ikay matapat ng Kristiyano, ibibigay lang sa'yo. Magtataka ka kahit hindi mo hiningi, ibibigay sa'yo. Kasi sabi nga, kung sinasabi mo, God is worthy to be praised, sabi nga, you are worthy of blessings. Isipin po natin yung mga. Kaya sabi nga mo, kung ano yung inutos sa atin, kung ano yung nakatanim sa ating mabuting bagay, yun ang gawin po natin, minamahal. Sabi nga po, hindi ito yung panahon na tayo magkakahiwahiwalay. Ito yung panahon na magkasama-sama tayo. At sabi nga po, ang ating po pag-usapan, yung ikabubuti ng banalagaway ng ating dakilang Diyos. Yan po, isipin po natin, minamahal. Hindi natin sasabihin, minamahal, kung mas magaling ako, mas matagal ako sa iyo. Hindi po, minamahal. Hindi po doon sinusukat ng ating dakilang Diyos. At tinitignan na ating pinakamamahal ang Panginoon kung handa ka na ba tumanggap ng mga tungkulin. At sabi nga po, di ba lingkod? Sabi ko, hindi ko kaya yan. Ayun, ulit ko yung malamahal, hindi ko kayang humarap sa napakaraming taon to. Lalo't Kristiyano, nung araw, kinakailang uminom muna ako ng 1/3 na bote ng gin. At, tulay na kapatid, bakit minamahal? Kamayan ka, akapin ka. Iba talaga maglikod sa atin, dakilan Diyos, minamahal. Iba po talaga. Kaya bigyan natin kahalagahan, minamahal ko, ang pagkatawag sa atin ng pinakamamahal ang Panginoon. Hindi kailanman, huwag natin isipin, minamahal ko, oras mahaba. Ngunit ang biyaya ng listahan ng pinakamamahal ng Panginoon, mahaba rin para sa'yo. Isipin mo, minamahal. Sa pinanggalingan natin, paulit-ulit, natawag, may biyaya ba? May biyaya pag nakapag-hold up ka, pag nakadukot ka, nakapandaya ka. Ngunit sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon,
isang tawag mo lang. Pag ikay dapat pagpalain, gagamitin ng Diyos kahit sino upang pagpalain ka. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kahit tumayo, minamahal ko at inaanyahan ko yung mga baguhan, lumapit sa harapan. Hindi pong tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon sapagat nung tayo po'y bata, bininyagan, hindi natin alam, kakawag-kawag tayo. Yung mga ninong natin, opo at opo nun. Opo lang. Magi sa mga baguhan, minamahal ko sa ating pong webcast. It is high time to know the Lord and serve Him sa Kanyang kalooban. Mahirap yung, sabi nga, si Lord, si God, hindi po yung minamahal. Ang Pang-Hesukristo, meron siyang pangalan, Hesukristo. Kaya, sabi nga, kahit na anong hirap pa, eh balikod, sasabihin ko sa inyo, bago ako sumakay nung sasakyan, lumakad muna ako ng halos, siguro 800 meters, minamahal ko, nalampas tuhod ang tubig. Mabuti, mayroong natawag na yung ginagamit sa pangisda. Hindi nabasaan pa ko. Ngunit di kailaman, magmula nung mag-undoy, minamahal, ganun niya lugar sa amin. Hindi kailaman, hindi ko sinabi, ano ba ito? Hindi po minamahal. Kung ito'y pagsubok, maraming salamat sapagkat sinusubok ng Diyos ang kanyang mga anak. Inatandaan po natin, minamahal. Ngayon, mag-isa lang ako lumalakad sa tubig na mahab. Ba? Hindi ako nalulungkot sapagkat alam ko binabantayan ako ng mga anghel ng dakilang Diyos. Kaya umawit tayo, minamahal.